Sinabot naman ng common law wife ni Pangulong Duterte na si Hanilet Avanceña ang mga miyembro ng media sa bahay pagbabago, ang official residence po ng Pangulo. At narin po report ni Cedric Castillo. Pasado alas 12 ng hating gabi, ilang oras matapos ang unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mismong ang kanyang common law wife na si Hanilet Avanceña ang nag-tour sa ilang miyembro ng media sa loob ng bahay pagbabago, ang official residence ng Pangulo. Mataas ang kisame sa receiving area nito. May mangilang-ilang muebles kaya lutang ang malawak na floor area. Wala raw balak sila Hanilet na dagdagan pa ang laman ng receiving area. Ay, hindi, kasi hindi naman amin. So wala kang tsaka pang mag nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng ano, pera ng pera. Ang mahabang lamesa malapit sa main entrance. Nagsisilbi na rin daw conference table ng Pangulo tuwing may ka-meeting. Bati daw ni Hanilet na hindi biro ang trabaho ng presidente, lalo na sa isang 71 taong gulang na. Ang pampatanggal daw ng pagod ng Pangulo, makipagkwentuhan. Hayaan mo lang siyang magsalita. May guest siyang kakwentuhan. Distressed niya sa kanya. So, gaya last week, may ano siya, kausap siya. Mga kadilay siya. 25 araw nang nakaupo sa pwesto si Duterte, pero hanggang ngayon, hindi raw makasanayan ni Hanilet ang presidential residence. Ikaw ma'am, ilang beses na? Pangatlo ko to. Pangatlo? Mamahay. Kumusta pagtulog mo dito? First two nights ko last week, hindi ako tulog. Isang bagay daw na alam nilang bahagi na ng kanilang mga buhay sa susunod na 6 na taon na kung pwede lang daw sana ay wala. Ang mga nakapalibot at laging nakabuntot na mga miyembro ng Presidential Security Group o PSG. Tinakasan namin ng 2 beses yun. Ha? PSG. Ano yung ginawa niyo? Nag-drive ako. Nag-drive kami ni Kitty. Hindi nga kami sanay eh. Sa Davao, nakaganon. Nakaya sa taga-Davao. Nagpapaalam na si Hanilet matapos i-tour ang mga miyembro ng media nang siya namang pagdating ni Pangulong Duterte. Nagyaya ang Pangulo pabalik sa bahay pagbabago para ipakita naman daw ang master's bedroom. Pero nakiusap siyang huwag na itong kunan sa kamera. Ayon sa Pangulo, nang okupahan nila ang bahay pagbabago na dati ay bahay pangarap ang tawag, bakas daw sa official residence ang pagiging simple ng dating nakatira rito na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Gaya ng dati, hindi na siya nagpaunlak ng formal na interview, pero saglit na nakapagkwentuhan si Duterte sa mga miyembro ng media. Talaga? Yeah. Basang-basa mo ako, ha? Yes. Nabitirano ka talaga sa intrigo. Alauna ng madaling araw nang mag-alisa na ang mga bisita ng Pangulo. Cedric Castillo, GMA News.